itinatarget ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantukin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sa pulka ni Ka-Rex Cayano sa Target on air. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Ito na sa linya ng ating komunikasyon na si Congressman Erwin Tulpo ng AXI-CIS. Kong, magandang hapon po. Magandang hapon na Ka-Rex. Narinig mo ba ako? Apo, clear? Apo Kong, malinaw po. Apo. Yes, sir. Apo Kong, at ano po ito? Magkakaroon po ng investigasyon doon ho sa Kamara. Kognay ho doon sa Talamak ho na sugal para ho doon sa Maya Bank and Corporation. At masasabi po ba natin, Kong, na legal ba ito kahit aprobado na ho ng BSP at sumusunod ho doon sa ethical standard ng isang banko na mag-engage ho doon sa online gaming? Kung yun po yung pinakatalamak po ngayon eh. Hindi ho po pwede, kaya nga gusto ho natin na magpatawag tayo ng isang investigasyon through that resolution na i-final natin kahapon sa bangko, yung Maya Digital Savings Bank, at the same time matawag din yung central bank kung ano ba talaga. Kasi ang alam ko pag bangko ay bawal mag-engage sa mga sugalan, ka-rex. Okay? Ito yung dating Pay Maya na... Pero nung mag-engage sila sa banking system, nakalagay nga, kung ikaw nga, manalo ka ng 1,000,000, ilagay sa banko, tatanungin ka saan ng... Apo, napakaraming dokumento nun para ano kunin. Opo, yun na nga ho. Mapatawag ko tayo ng investigasyon. Apo? Purang saliwa ho dapat hindi nag-i-engage sa sugala ng tama mga po. Banko. Mm-hmm. So gusto natin malaman, mga hindi lang nasusunod dahil lahat maya sa Maya, i-bingo, kahit yung mga illegal online sabong, illegal na ho yan. Apa? Pati kung ano, pati mga sakla, meron na rin. Kompleto po eh. Games. Talagang gusto yatang biglang, gusto yata ng banko na ito na biging bilyonaryo na banko. Apa? Pero which is violative of our... rules, tapos wala silang safety measures na baka pati mga bata nakakataya because of that. Dahil pwede magbukas yung bata ng PayMaya. Tama po. Sa Maya, digital bank. Ultima nga po yung GCash Kong, kumbaga napakabilis ng proseso, nakakapagsugalagad po yung mga kabataan. Imbis sa pambaw na sa eskwelahan, napupunta pa po dyan. Kaya nga ho eh. So, yun ho, yung kwa namin, this coming week, magkaroon po ng Senate inquiry, Rex. Apo, at aabangan po namin yung Kong, yung opo. Yung House opo. Bill na yan, para po malaman opo. Po ng ating mga televiewer. Opo. Sige po, Kong. Opo, Rex, pasakay ako ng aeroplano, pero padalhan kita ng kape. Mayroon akong kape, bara ako dito, galing sa Mindanao. Hindi po natitikman, talaga matutuwa ka, Rex. Sige po, Kong Erwin, ingat po. Thank you po. Anong mga batas ang kailangan ng taong bayan? Anong mga proyekto ang nakapila para sa distritong kanilang nasasakupan? Ang mga kasagutan sa inyo sa House Represent dito sa Target on Air. Yan po ang tinig mga kaibigan ni AXI-CIS sa Congressman Erwin Tulpo. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Sumain niyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target on Air kasama si Ka-Rex Cayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Ka-Rex Cayanong na Target on Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.